Hello guys, it's been so long. Welcome back to my channel, Dex Uson. For this video, I'll be giving you a tour on how are we going to order online birth certificate from PSA. Ayan, because as a teacher, this is a really big concern for us na minsan yung bata gumagraduate na pero hindi pa PSA yung sinasubmit nilang document. Actually, yung kanilang name, baka may mali, baka may two words into one word into two words. Minsan apelyido, minsan walang middle initial. Ayan, so I want to help those who cannot go personally to the office of the PSA para kumuha ng birth certificate. May additional charge ito kasi ipapadeliver mo nga. Parang online shopping lang. Sulit na rin siya eh kasi kung isipin mo yung gagastusin mo sa pamasahe plus yung effort mo pang pumila sa PSA office. This one, it's very convenient kasi i-deliver na mismo sa bahay yung birth certificate or actually any document that you will request from PRC. Tamang-tama kasi while applying for the marriage license at habang pinaprocess namin yung kasal namin ng misis ko, kasama pala doon ay pagpapasa ng original birth certificate. Wala kang birth certificate na original copy ngayon. Kaya tamang-tama lang din na mag-order online. Alright, so let's start. So first, open a browser from your computer and then go to the address ng psahelpline.ph. So that is psahelpline.ph. Ayan. Makikita nyo agad, PSA and SO birth certificate online application and delivery. Nakalagay dyan yung birth certificate, pero hindi lang birth certificate yung pwede nating i-order dito. Ayan siya. So order now, check meron dito yung buttons for check status, payment options. Pero hindi ko naman totally ginagamit yung mga buttons na yan. Ayan, nationwide delivery of PSA certificates. So hindi lang birth certificate yan. Alright, so available certificates na pwede nating i-order sa psahelpline.ph. Nandiyan ang birth certificate, marriage certificate, death certificate, at Senomar. While applying for our marriage certificate, dito rin kami umorder ng Senomar. Ayan, again, may additional fee, pero it's okay. Ayan, three steps. Request for a certificate online, pay online or over the counter, and wait for the delivery. Talagang three easy steps lang siya. Alright, frequently asked questions. So, yung mga yan, pwede nyo naman yung tingnan pagpunta nyo dito sa kanilang site. Ayan, we have the reviews and feedback, blogs and news, alright, and other stuff. Anyway, ang purpose natin dito is to order. Ayan, pwedeng dito tayo mag-order para specific na talaga siya, available certificates. You just click yung green button na may order now kung ano yung i-order ninyo. Once you click on that, you need to prepare information. So before kayo pumunta dito sa site ng psahelpline.ph, kailangan meron na kayong mga information na kakailanganin sa pag-o-order ng inyong mga certificates from PSA. Same lang din naman yung information na kailangan nyo kung mag-o-over over the counter. Kung pupunta kayo mismo doon sa kanilang office sa PSA, yung form na fini-fill outan nyo doon, same lang din dito. Okay, so again, for this video, birth certificate ang ating i-order. So, I'll click order now sa birth certificate. Ayan. So, meron ulit dito. Choose certificate type. Punta yung birth. And due to unpredictable quarantine condition, the delivery of your request documents may be delayed. Yes, pero ang importante dyan, sigurado naman siyang darating. And I will not recommend this kung kailangan nyo na agad ng certificate from PSA, yung rush kasi hindi nare-rush ito eh, sabi nga 'di ba? Pwede pa siyang ma-delay. So kung rush talaga, doon na lang sa mismong PSA office kasi same day makukuha ninyo. Kaso nga lang, you will exert effort, ayun, time, money, ganyan.
Eh dito, time lang yung ano natin, tsaka yung money naman, almost the same lang sa pamasahe, papunta dun sa office. Ayan, before you continue, kasi ayan na may continue siya, when you scroll down, there's the continue button, dyan yung birth certificate, na-select na siya, you need to click the checkbox here para ma-check siya that I accept the terms and condition and privacy policy. Okay, then we click continue. Okay, once we click continue, you will be asked if you are requesting for your own birth certificate or someone else. Nagre-request ka ba para sa kuya mo, para sa nanay mo? Anyway, hindi naman nila malalaman kung sino yung nagre-request. Kaya most of the time, ang nilalagay ko dito, my own birth certificate. Mas maganda to kasi kung sa'yo naman talaga, why not? Diba? For someone else, almost the same lang din naman yung process ng dalawang ito. Pero sa pagre-receive, doon na magkakaiba. Anyway, ang i-order ko kasi ay sarili kong birth certificate. So, I'll be clicking on, ayan, my own birth certificate. Then, I'll click continue. For this one, a request for your own birth certificate. To get a copy of your own birth certificate, we will need the following information. So, ito na yung sinasabi ko kanina na i-prepare nyo na ang mga ito dahil ang mga ito po ay requirement. Sabihin, not negotiable po ito kung wala or meron. Dapat meron. Alright? So, kailangan alam ninyo ang inyong name, sex, birthday. Ang tatlong po yan ay importante kasi dapat yan po ang mismong nakalagay doon sa birth certificate na in-order ninyo. And valid government issued ID. So, alright? Next is your name as it appears on your birth certificate, your father's name, your mother's name. Pag sinabing mother's name, we always put the mother's maiden name. So, probably your middle name will be their surname kay mother mo. Your birthplace, kung saan ka pinanganak, kailangan dito ay yung town or city and the province. Late registration if applicable. If not, okay lang kahit hindi. The purpose of your request, ayan, may options naman doon kung bakit ka nagre-request ng birth certificate. Legal proceedings if applicable. And your delivery address and contact information. Kasi pag diniliver na yung iyong birth certificate at nagkaroon ng problem like wala ka doon, tatawagan ka nila during the delivery. Alright, so let's start here. Your name, sex, and birthday. So, andyan na po yung ating sex, yung name, and yung birthday. Ayan, if you fill out ko na lang. Alright. We also select the ID. You must present the selected ID upon delivery. Our courier will not release the PSA certificate to anyone else. Okay. So, kung ano yung available nyo dyan, ayan na yung mga types. Passport, driver's license, professional, PRC. Actually, marami yan. So, hindi ko na isa-isahin. I just realized. Ayan. Meron akong PRC ID. Ayan. So, yan na lang yung ipapakita ko upon the delivery of my birth certificate. Pag-deliver. Ayan. Nilagay ko na yung aking sex, yung aking name, yung aking birthday, and I already selected the kind of government issued ID na ipapakita upon the delivery. I can now click on continue. Please make sure your name is spelled correctly and match your birth or your certificate of live birth. Ayan, kung na-check mo naman na yung iyong name, sigurado ka na dyan, yan yung nakasulat sa yung birth certificate, and then you can just click on continue. For verification lang ito, you don't have to type or do anything. Pero kung may mali kang na-type, pwede mo i-click yung back dito sa taas. Yan. Then, I will click continue kasi tama naman siya. Your father's name, please mark the checkbox if there is no father name on your birth certificate. May mga cases kasi na pag hindi kasal yung magulang, ipapangalan sa nanay, tapos ibablank na lang yung tatay. Mga ganun. May mga cases na ganun. So, if that's your case in your birth certificate sa PSA, you just click on the checkbox para ma-check siya. In my case, karoon naman ako. Ayan. So, I know the full name of my father naman, kaya that's good.
importante alam ninyo ang full name ng inyong mga parents. Alright? Ano, ilagay ko yung first. Okay. Pag na-fill out nyo na lahat, what you need to do is just to click continue again for the next information na ipoprovide ninyo. This time, your mother's name. Again, sabi ko kanina, please use the maiden name of your mother as it appears in on your birth certificate. So, yung maiden name ni mother. Alam ko rin ang maiden name ng mother ko. So, pag na-fill out nyo na lahat, you just click continue again. Ayan, this time naman, they will ask about your birthplace. Birthplace. Use the place where you were born. The delivery address for your birth certificate will be collected in step 9. Okay, so sa step 9 pa po yung address ninyo. Ang importante po dito yung birthplace ninyo. Again, gaya ng sinabi ko kanina, you just have to know the province and the municipality or city. Hindi kailangan yung exact address ng hospital or ng bahay kung sa bahay kayo pinanganak. Just like me. And click continue after that. Next po, late registration. Ayan. If you are registered or late registered as in your birth certificate or sa PSA, i-click niyo yung yes, it was registered late. Usually, ito yung may dalawang pages sa kanilang birth certificate. Okay? So, pag hindi naman po late yung pag-register sa inyo, on time naman po, you just click no, it was registered on time. So, I will click this no kasi registered naman po ako on time. So, step 7 na tayo. The purpose of your request. Ayan. So, meron po tayo ditong options. Passport or travel, school requirement, local employment, foreign employment, marriage, claim, benefits, loans, late registration, and others. Yung others, ang i-state kong reason dito is for personal copy. Bakit po personal copy? Kasi po, personal copy is a valid reason kasi nga you have to have your own copy just in case anytime na kailangan mo na siya agad gamitin, at least nandyan na po siya sa'yo. Right? So, again, nilagay ko po ay personal copy. I will click continue kasi nakalagay naman na po ako ng purpose. So, we will now proceed to step 8. Legal proceedings, legitimation, adoption, court hearing, supplemental correction of entry, parental acknowledgement. Ayan. So, yun yung mga pwede. Pero, for me, since personal copy lang siya, I will click none, and then sa baba, I will click continue. Your delivery address and contact information. Ayan. So, dito naman, complete address na po ito. If you are, ano naman, shopping online, Lazada, Shopee, Zalora, Amazon, Alibaba, ganyan. Meron na po kayong alam na address na nilalagay dito. Kasi nga po, yung same address na ilalagay dito for your delivery. Parang address din po ng mga parcels ninyo. Ayan, so if you fill out lang natin yung mga yan. House, number, and street, subdivision, building, delivery province, municipality, delivery, barangay, zip code. You should know your zip code. Zip code po ng municipality or city. And then your mobile number and email address. Maganda rin na i-check yung status ng delivery doon sa inyong email address. At mas marami silang naisisend doon na information about doon sa inyong certificates na kinukuha or in order. And if you fill out ko muna. Ayan, so na-fill out ko na yung lahat ng information na kailangan for this part. And makikita natin meron din siyang estimated delivery on or before July 26 to August 3, 2022. It is important na nasa bahay ka ng mga panahong iyan. And doon sa ating address na house number and street, dito sa Philippines kasi mas marami yung sitio, especially dito sa probinsya. So, ang nilalagay ko po doon ay house number namin at yung sitio namin. Alright, doon naman sa building name tsaka subdivision, since hindi naman tayo subdivision at wala namang pangalan ng ating building, ang nilalagay ko po doon ay NA or not applicable. Pwede naman yun, capital N slash A, capital A. Ganun lang naman po yung nilalagay ko. Okay, I can now click continue.
All right. Certificate of ano pa to? Live birth, leave birth. Bigla akong na confused. Anyway, nakasulat naman diyan. These are the information ipapakita na niya. Itong mga information na binigay ninyo. Ayan, pag okay na po yung mga information, i-scroll down nyo lang po sa pinakababa at ito po ang makikita ninyo. Kung ilang copies ang i-request ninyo at yung amount na babayadan ninyo. And please confirm if you are Dexter De Guzman and can personally receive the certificate at yung address while presenting your original. Our couriers will not release the document to anyone else even with an authorization letter. Ayan, since I'm requesting for my own birth certificate, syempre I will confirm that. At syempre kailangan nandito rin ako to personally claim it with my government issued ID na dineclare ko kanina, yung PRC, kasi PRC pinili ko. Now after clicking I confirm, I'll just click continue again. Ayan. Susunod naman ay yung payment, online payment options. Meron tayong credit card, GCash, PayMaya, or ngayon Maya na lang siya, Shopee Pay, and Bayad Online, 7-Eleven, Bayad. Alam nyo nung first time kong mag-request dito, wala pa tong mga ito. So I have to go to Bayad Online or sa mga pawn shop. Ayan, Palawan pawn shop before. Pero ngayon, thankfully, meron siyang GCash. And since may GCash ako, GCash na lang ko yung pipiliin. So, meron din akong Maya, pero mas ano tayo sa GCash. Mas may laman. Ayan. Pay using GCash. GCash payments are credited immediately to order. We will send you an email and SMS confirmation after your payment. Ayan. I-click lang natin yung pay using GCash. Ano nang mangyayari. Ayan, so yung pay using GCash, na lalabas na yung mga nandito. So importante po, merong signal yung inyong cellphone, kung nasaan yung SIM ng inyong GCash. Kasi po, magsisend po sila ng code later pag na-click na natin yung next. Again, you will be paying 365. I will be paying pala. I will be paying 365 through GCash. Ayan. Then, they will send the code. Tantayin lang natin yung code. Ayan. So, after second try, kasi mahina ang signal ng Globe dito sa amin and yung GCash ko ay nasa Globe. Ayan, na-receive ko na yung code. And after you input the code, again, marireceive nyo siya via SMS or via text message. And then you can now click next. After clicking next, ang kailangan po ay yung MPIN ninyo or yung PIN na ginagamit ninyo to log into your GCash. Ayan. And just click next. Alright, so sabi dito, PSA helpline, GCash, laman ng GCash ko, yan, GCredit, hindi kasi ako magamit ng GCredit, and then yung amount na babayadan, so pay 365 pesos. After clicking on that, ayan, lalabas na po yung ating, ating pinaka-receipt, diba, for the payment, and then you can just click proceed, or ayan, nag-automatic na siya, may countdown naman. And then, thank you, your GCash payment, blah, 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 we will send. And order another certificate or show delivery reminder. Click natin yung show delivery reminders kung ano yun. Ayan, so delivery reminders for smooth delivery and the security of your documents, please present one, signed valid original government issued ID to the courier upon delivery. It is important that you are present during the delivery date to personally receive the requested PSA documents. In case you are not available on the day of the delivery, please call, ayan, Monday to Sunday, excluding holidays, from 8 to 5 and make the delivery arrangement. For unsuccessful delivery attempts, you may call at 02877, ayan ang number, nandyan naman po. And all undelivered documents after 2 attempts shall be returned to the PSA after 30 calendar days, and payments for the documents
specialty forfeit that you may place a new order by visiting our website at psahelpline.ph. So that's it. Naka-order na tayo and we just have to wait for our PSA certificate to arrive sa aming humble home. Hindi ko na kailangang pumunta sa mismong PSA office. Especially, I am also a government employee. I am a public school teacher. Kaya usually, kung may pasok kami sa school, open ang PSA. Pero kung wala din kaming pasok or wala kaming SSA holiday namin or sarado ang school, sarado din sila. This time naman, that's not the reason while I'm ordering the birth certificate here online. Aside from I'm making this video, nakabakasyon naman kami, unofficially. It's actually Saturday naman ngayon. Kaso nga lang, yun nga, ang hirap makipila dun sa PSA kasi laging mahaba yung pila. You have to be there at 6. Pero pagdating mo ng 6, may pila na agad sa labas. Ayan. So for convenience, you can get or order your PSA certificates, especially your PSA birth certificate, sa kanilang psahelpline.ph. This is legit. Kasi po, na-try ko na to at ina-acknowledge naman po talaga. PSA, ano po ito, official site. Ayan, mag-ingat po tayo dun sa ibang bubus na site. Baka sa iba tayo maka-order. Ayan. So, that's it for our video. And I hope makatulong ito sa mga gustong kumuha ng kanilang certificate sa PSA. Later, I will do my best to upload another one. Ito naman yung order birth certificate for someone else. At since yung wedding namin was last May pa, I will also try to order marriage certificate from PSA para magamit namin in order to update our status dun sa mga different agencies na may pangalan kami, just like yung status namin sa SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, sa employment namin. Yan, yung mga status na yan kailangan i-update. And yun. So, see you again on my next video. Thank you so much for being here. And don't forget to like this video, share this video, and subscribe pag hindi pa kayo. Thank you and God bless.